guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay kailangang magkaroon kaagad ng pera ngayon dahil meron kayong bibilhin, kayo po ay merong pagkakautang at yung taong inutangan ninyo ay ayaw nang pumayag na magkaroon pa kayo ng palugit kasi napatagal na nga naman ng palugit na ibinigay sa inyo. Dapat po ay mabayaran nyo na daw to kaagad-agad. Kaya gustong-gusto nyo po na magkaroon kaagad-agad kayo ng pera. Ngayon po, itong aking share sa inyo ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan din po para mabilisan, agaran po ay magkaroon kaagad kayo ng pera. Ang video ito ay para po sa inyo. Kayo po ba'y nakakaranas ng ganyan na talaga namang kailangan kaagad ay magkaroon ng maraming pera or magkaroon kayo ng pera? Alam niyo po ba ang mga ilan sa mga pampaswerte para mabilisan ay masolusyunan ang mga problema ninyong pinagdadaanan? Kagaya po na nabanggit ko nga po sa inyo mga bossing, ang kape po ay napakabilis po niya na pagtugon sa ating mga kahilingan. Basta kung kayo man ay mananalangin ay minumungkahi ko na mas mainam ay yung taimtim mula sa inyong puso para mabilis itong tumalab. Ayan, ang kailangan po natin mga bossing ay coffee bean or kaya po yung kape na powder. Yun, mabisa po yun. At kahit anong klaseng kape, mga bossing, pwede po yan. At kailangan din po natin mga bossing ng isang jar na may asin. Ayan. At kailangan din po natin mga bossing ng dahon ng laurel. Dahil ito pong dahon ng laurel ay talaga namang blockbuster at talaga namang kilalang kilala sa dami ng mga benepisyong ipinagkaloob nila sa atin. Ayan, napakabango po ng dahon ng laurel. Dito pa lamang ay amoy na ang aroma ng bango ng dahon ng laurel. Ito po ay napakabisang pantaboy sa mga kamalasan, sa mga negatibo. Kaya mga bossing ko, wag po kayo magpapawala ng dahon ng laurel. Ilagay nyo po yan sa isang mangkukan or kaya isang garapon. I-display nyo po yan dyan sa malapit po sa inyo para maitaboy natin ang mga stress natin sa ating isipan. Higit sa lahat, kung tungkol po ito sa pampinansyal. Dahil ako po ang pinaka-worst para sa akin, ikaw na wala ng pera. Lalo-lalo na sa mga panahon ng mga ganito, mga bossing. Kasi sa mga panahon ng ganito ay, syempre, lalo-lalo na yung nagpapanik sila, panic buying. Ngayon, kung wala kang pera, anong ibabuying natin? Panic lamang po nga ang mga magaganap. Yun, nakita ko sa Facebook, mga nagpanic lamang kasi wala silang maibili nga po. Kaya in reality, talagang kailangan po talaga ay pera mga bossing. Kaya ako po sa inyo mga bossing ay wag po kayong pawawala na kahit ganito lamang sa inyo pong tahanan. Lagyan nyo sa isang mangkok or ilagay nyo sa isang baso. Basta ang importante, meron kayong kahit durog na dahon ng laurel na nakalagay po dyan kasi mabisa po ito ng pantaboy sa lahat ng mga negatibo, higit sa lahat yung mga nababalitaan nga po natin na virus ngayon para hindi po natin masagap mga bossing, para magkaroon po tayo ng proteksyon. Nakagaya na like ko sinishare, ang dahon ng laurel ay hindi lang po yan sa pera, hindi lang yan sa iba pa pambagay na para masolusyon na ng mga problema, ito po ay mabisang proteksyon din. Kagaya ng kinuwento ko nga po sa inyo na noong unang panahon ay merong malaking puno ng laurel at may gustong sumakop na mga bad spirit po doon. Ngayon, kinalaban ito ng dahon ng laurel at ang nagwagi po ay ang dahon ng laurel. Kumbaga, ang dahon ng laurel ay hindi lamang po for money or kung ano man ang mga problema natin pinagdadaanan ay nasosolusyonan niya. Ito po ay napakabisa pong protection po natin. Kaya wag na wag po kayo magpawawalan po nito. Ngayon, ito po mga bossing, mga share ko po sa inyo ay napakabisa. Ito po ay mabilisan solusyon mga bossing ha. Ito po yung asin, dahon ng laurel, petition letter at ganun din po itong ating kape. Ayan, pwede yung coffee bean at pwede rin po yung powder. O, ganito po ang pagganap mga bossing. Kailangan po ito ay Tuesday or Friday ang pagganap ng 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Pero dahil sa kalakihan ng buwan ngayon, pwede nyo rin po itong gawin sa liwanag ng buwan. Basta mainam po yan sa mga nagmula sa kalikasan yung liwanag ng buwan, liwanag ng araw. Yan po ay nilikha ng mahal na Panginoon. Yan po ay may kakayahan para po mabago ang takbo na ating pamumuhay. Kumbaga sa madilim na mundo, yan ang magbibigay ng gabay sa atin, ng liwanag, para hindi tayo madapa or kaya po kung may problema ay masolusyonan po kaagad-agad. Ngayon po mga bossing, ang gagawin nyo po, kailangan nyo po ng isang papel at isang ballpen at maglagay na po kayo ng asin dito po.
Pagkatapos, kailangan din po pala natin mga bossing bago ko makalimutan ay ang kandila. Ngayon po, mainam pa nga po ang kandila ninyo ay uukitan po ninyo ng inyong tunay na pangalan at ipilido at kung magkano yung amount na gusto nyo na magkaroon po kayo. At kailangan natin yung isang, yung lalagyanan natin ay may takip. Ayan. Ganito po mga bossing, susulat nyo po dito yung date po ngayon. March 14, 2020. Pangalan po ninyo at ipilido. Tapos, sulat po natin dito, magkaroon ng maraming pera. Magkaroon ng magandang bahay. Higit sa lahat kung, kasi marami po akong mga bossing, mga OFW, meron din po yung mga, syempre lahat naman po tayo ay nangangarap, pati di rin po sa atin sa Pilipinas na nangungupahan daw po sila at gusto nila na magkaroon. Ito na po ang pagkakataon yung mga bossing. I-wish na po natin to. Ako po ay naniniwala, basta kayo ay nagwi-wish dito mula sa inyong puso. Yung panalangin nyo, yung taimtim mula sa inyong puso. At habang kayo ay nakaharap sa liwanag ng araw, ito po ay sa liwanag ng araw kayo nakaharap mga bossing ha. Liwanag ng araw, pero pwede rin po ang buwan. Liwanag ng araw, patingin-tingin kayo sa araw, panalangin sa mahal na Panginoon, tapos sulat. Ganun po inyong gawin, basta mula sa inyong puso. Ako'y naniniwala na kung sino man po ang tao na nakakaramdam ng sobrang paghihirap, kung ano man po yung kanyang mga pinagdadaanan, ay mabilis po siyang, mabilis masusolusyonan niyan kung kayo po ay mananalangin ng taimtim mula sa inyong puso. Mabilis po yung masusolusyonan kung ano man po ang inyong pong mga wini-wish. Ayan. Magkaroon ng magarang sasakyan, at lahat ng mga pangarap ay matupad, magtagumpay sa negosyo. Ilayo sa lahat ng kapahamakan at ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. Magkaroon ako ng mabilisang pera dahil kailangan ko ng pera. Pwede niyo rin po yung i-wish, mabilisang pera. Tapos pangalan po ninyo at ipilido. Kung meron pa nga rin po kayo mga bossing na alagang numero, pwede niyo po siyang isulat din po din dito. Or kaya isulat nyo po, napakamain po kayo. Ayan. At pagkatapos mga bossing, huwag nyo pong kakalimutan na lagyan ng asin ang inyo pong pangarap, ay yung mga sinulat po ninyo. Kasi syempre, hindi natin saklaw ang kaisipan ng bawat isa. Maaaring may nakaalam ng inyong ginagawang pampaswerte, kontrahin po niya. Sabihin eh, naku, baka ako'y madaig pa nito. Kasi ganun kagad daw ang ano, iniisip po nila eh, di ba? Or kaya inggit na baka nga ito'y umasenso, yung kukontrahin na kayo niyan. Tapos ipit nyo po ito sa asin. At pagkatapos mga bossing, itong ating daon ng laurel ay ilalagay po natin dito. Yan. Ngayon po, lagyan lang natin ng space naman ang para sa kape. Yan, pwedeng lagyan nyo dito rin sa labas, pwede rin doon sa loob. Yan. At pagkatapos, ito po yung ating coffee bean. Yan. At pagkatapos po nito mga bossing, energize muna natin sa sinag ng araw. Tapos think positive sa pamamagitan nito, ako yayam at magtatagumpay at lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Think positive mga bossing. At pagkatapos po niyan, hayaan nyo muna maliwanagan siya ng sinag ng araw dito or kaya ng buwan, depende po sa inyo mga bossing. Pagkatapos, takloban nyo po siya. At itong ating kandila ay ipapatong natin dito. Mga bossing, mas mainam po yung ating kandila ay medyo malaki-laki para masealed po siya ng husto dito. Ayan po, eh, syempre makukuberan po itong ating takip, kakayat po yan dyan. Yan, at hayaan nyo lamang po siya mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito po ang ating kandila or kahit saan po kayo magtitirik ng kandila, mas mainam mga bossing ay mag-uukol ka muna ng panalangin bago nyo po siya sisindihan. At pagkatapos, panalangin na walang gamit na sana. Direct to the point na kagaya rin po ng hiniling nyo po doon sa papel po natin. At pagkatapos po nito mga bossing, kapag na-wish nyo na po lahat-lahat, ay sisindihan nyo na po itong ating kandila. Pag medyo yung malaki po yung inyong ginamit na kandila, pagkatapos nyo pong manalangin, hipan nyo lamang po siya. Pagkatapos po, kinabukasan po muli, humarap ka muli sa may silangan, tapos think positive, manalangin ang
imtim mula sa inyong puso at pagkatapos po ninyo manalangin, hipan nyo po muli. Yun po ay gagawin nyo hanggang sa totally maubos po ito. At kapag naubos na po ito mga bossing, mainam na ito po ilalagay nyo sa inyong pong altar. At pagkatapos mga bossing, syempre tandaan nyo naman yung mga wishes ninyo na inilagay po dyan. Kapag po yan ay may nagrant na, siguro ang wishes nyo po ay 10, tas may nagrant na na 5 or kaya po ay 6. Pwede nyo na po siyang sunugin. Buksan nyo po ito, tapos magparikit ka ng baga. At habang ito po, mabilisan po ito mga bossing ang resulta. Sinisigurado ko po sa inyo na kung may hiniling man kayo dito, may tatalab at tatalab po kaagad dyan. Ngayon, huwag nyo na hintayin po na yung lahat totally na lahat ng inyong winish ay mag-grant. Okay na po yun. Kahit mga may ilan na hindi pa, okay na po yun. Ulitin nyo na lang po muli, mga bossing. Ang gawin nyo po, magparikit po kayo ng uling. Kahit mga 20 pesos na uling lamang po, mga bossing, magparikit po kayo. At pagkatapos, mula po dun sa inyong pong gate or sa inyong main door, kung wala po kayong gate, ay magparikit po kayo dun ng baga. At pagkatapos, yung mga ingredients po natin dito, lahat po yan ay unti-unti nyong ibubudbod doon sa ating uling. Unti-unti lamang. Kasi baka po, ibuhos nyo po kaagad, kumbaga yung baga ay mawala. Diba? Lalo-lalo na kung ikaw ay millennial at hindi ka marunong sa mga ganon, ay baka ibiglam yung itakta kaagad. Unti-unti po, hanggang sa umusok po yan. Pwede nyo po itong ipasok mula sa inyong main door, papasok po yan, buksan ang mga bintana, pintuan, cabinet, tukador, lahat po yan, maging ilalim ng inyong higaan para pagtaboy sa mga bad spirit. At pasasalamat sa mga wishes ninyo na nag-grant. Yan po ang ilan sa mga pinakamabisang pamamaraan para matupad natin kaagad-agad ang mga pangarap natin sa ating buhay or kung gusto nyo po kaagad-agad ay magkaroon kayo ng pera or matugunan kaagad kung ano man ang inyong mga pangailangan kagaya ng kailangan makapagbayad ng pagkakautang at mabili ang lahat ng inyong mga kailangan. Ito po ay isa sa mga perpektong sangkap at tamang pagkakagawa para matupad kaagad ang ating mga hinihiling. Basta mula sa inyong puso, taos na panalangin, mabilis po yung natutupad. Kung kayo po ay may alinlangan sa ganito, huwag niyo po itong tatangkaing gawin. Ngunit kung kayo po ay may lubos na paniniwala, ala, huwag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Gawin niyo na po ito. Salamat po!